dedication mo sa work mo, kung yun ay na-perform mo, at marami kang natutulungan in a little way, so parang fulfilled ka na din. Sige, thank you din. So, aasahan namin yung tulong ninyo, ha? Yung preparation ninyo. Okay, salamat. I'm Bienvenida Tonggol, Department Manager of Management and Consultancy Services Office. I'm in the service for 42 years. So, paano magkaroon tayo ng legal action against the... We're checking the CBG, Pero sa in-house financing ng dealer, parang hindi yata. With regards sa power industry, almost the same lang naman ang work or role ng ating mga field worker, but except dun sa other cases, especially in terms of technical services na hindi ka pwedeng umakyat sa poste, parang yun lang. But the rest of the work, ang halos pare-pareho lang naman. Pwede naman pag-aralan lahat. Not necessarily na lalaki lang ang pwedeng gumawa. I have yielded the supervision of the finance department to Mamnida. So nasa kanya po lahat ng full hand na i-train yung mga staff namin para ituruan sila about accounting principles. Unang-unang natutunan ko kay Mamnida is yung pagmamahal niya at dedikasyon sa Rural Electrification Program. Yung pagiging frugal niya when it comes to resources ng electric cooperatives. Nakikita ko sa kanya na kailangan hindi ma-waste yung pera ng electric cooperatives or yung pera ng member consumer owners natin. So, dun ka nakikita kung paano niya i-manage yung electric cooperatives. Dapat intact yung pera nila. Hindi lang sa kung saan-saan na pupunta. Kung sa field worker ka, you have to know the whole operation of the electric cooperative. So, kasi during the time of our sa audit ako, we covered all operation of the co-op. Not unlike now, we have separate institutional audit, technical audit. But during our time, it's only management and financial audit. So the whole operation sakop na namin, mapa-technical, mapa-institutional. Mamnida, dedicated sa trabaho, masipag, hindi siya nagbibilangan ng oras. Minsan, 1 a.m., hindi siya titigil, hanggang di niya accomplish yung kanyang trabaho. Kasi sa audit siya, una kong naging senior, kaya na-emulate ko yung mga good qualities niya. Kaya narating ko rin itong status ko ngayon dahil sa kanya. Si Mamnida, workaholic. Nakasama ko siya sa Kasureco as in yung driver namin na sumuko dahil magpahinga naman daw kami kasi si Tita Liz hanggat may nakikita ayaw matulog. Tapos merong time na ang voucher kahit basa, ipapabilad niya talaga yan para matingnan niya pag natuyo na. Yan si Ma'am Nida, ganyan siya kadedicated sa work. Very strong yung leadership niya at saka yung dedication niya sa trabaho, makikita talaga namin na nakaka-amaze. At yun naman ay napapatunayan dahil sa mga tinulungan niya. Electric cooperative like Pelco One. As a team, kasi dito sa Maxo, Fair Team. So siya yung pinaka-team lead sa North Luzon. Bilang siyang boss, nakikita ko yung talagang leadership niya. Hindi lang dito sa Maxo, pati sa ISIS. Yung pagiging motherly niya sa organization ay talagang kitang-kita namin lahat. Kakausapin ka niya kung ano yung problema. Generous siya. So, hindi niya nakakalimutan na meron siyang gift para sa amin. So, anumang bagay yun, ay hindi niya nalilimutan na nabibigyan kami. Si Ma'am Nida kasi, talagang no naman siya na masipag.
tsaka talagang dedicated sa trabaho niya. Ang lakas ng loob niya, sobra. Kasi kahit saan mo siya i-assign, lalo din sa mga Mindanao area o sa ang area, parang hindi siya, wala siyang takot. Lalo, di ba, nung nangyari sa Magelco noon, nagkaroon ng bomb threat doon, hindi siya natatakot. Kahit mag-isa, kaya niya yun. Yung ano ko sa kanya, malakas ang loob. Sa trabaho talaga, napaka-dedicated niya. Pag ta-travel, isang araw lang siya talaga dito, ang balik na naman. Sabi, babalik ka na naman, Ma'am Nida. Kasi kailangan itong sa co-op. Talagang dedicated siya. Siyempre, number one pa rin yung ating work. You have to sacrifice all your personal, even your family, just to perform your function and duties and extend natin na assistance sa ating mga MCOs. Kagaya niyan, yung mga ailing ISIS na natin, marami ka kasing na-encounter na problem na you can solve at your own. Si Ma'am Nida po, pag sinabi niyang red, red. Pag sinabi niyang white, white. Walang mga, pero tama naman, nasa lugar naman yung mga decision niya na ano, kahit stricto pero okay para naman sa welfare ng Abreco. Salamat Boss Nida, at naging inspirasyon ka namin. Patuloy lang Ma'am Nida. Good luck po. Good luck and we love you. You have completed your career at saka naging successful ka. Kahit babae ka, marami kang magagawa. Kahit na babae ka, makakaya mo kung ano man yung pagsubok na darating sa'yo. Basta magsik ka lang ng guidance ng Diyos. Nakikita namin kung paano sila mag-manage sa co-op. So alam naman namin na talagang dedicated sa work. Tsaka ngayon kasi parang kung ano nagagawa ng lalaki, yun na rin nagagawa ng babae. Sa ngayon naman din, makikita natin na although maraming lalaki, marami na rin namang babae talaga ang leader, kahit na nga hindi lang sa atin dito sa NEA, even sa ISIS. Mga babae ngayon, competent na. Ikaw, kaya-kaya. Kahit konti lang ang naitutulong mo, but still, parang fulfillment na rin sa iyong career din yun. So, yung perspective mo sa buhay din, lumawak yung pananaw mo, di ba? So, not only for yourself, but for other people na din. Babae ako, kaya ko.